Hola mga bes, it's me again Joy and welcome back to my channel. So for today's video mga bes, isang recipe na naman ang gusto kong ibahagi sa inyo na pwedeng-pwede nating pagkakitaan sa murang puhunan lamang. Kaya guys, stay tuned lang kayo dyan sa channel ko and keep on watching! Hola mga bes! So for today's video or for today's recipe ay gagawa tayo ngayon ng isang masarap na dessert na tamang-tama ngayong paparating na holiday season. So ngayon is gagawa ako ng leche flan fruit jelly. Ayan. So gamit ang ating menu magic na instant leche flan flavor. Tapos gagamit din tayo ng apat na itlog pero egg yolk lang yung kukunin ko. Depende sa inyo guys kung gusto nyo isama yung egg white. Pero ako is egg yolk lang para mas smooth yung ating flan. Tapos ito yung ating pinakasahog, yung fruit or yung pinaka-toppings. So pwede din kayong gumamit ng caramel sugar syrup para i-toppings. Pero ako kasi hindi ko nalalagyan ng caramel syrup. Ito na lang. Fruit cocktail na lang na 422 grams. So, so first step mga best is paghihiwalayin ko muna yung egg yolk tsaka egg white. Ayan mga best, napaghiwalay ko na yung egg yolk at egg white. So next step na gagawin natin is paghahalu-haluin na natin yung ating mga ingredients. Syempre gagamit din tayo dyan ng gatas at tubig. So kuha lang tayo mga best ng isang kasirola na gagamitin natin sa pagpapakulo. Dito na natin ipaghahalu-halo yung ating mga ingredients na gagawin. Tapos i-dissolve na natin yung ating Menu Magic na instant leche flan na jelly mix. Yan. Tapos isunod natin yung ating egg yolk. Yan. Dissolve lang natin dyan. Baho, may leche flan na. Yan. Dissolve lang natin hanggang sa matunaw yung ating leche flan mixture na powder. Ayan. Ayan. Kapag na-dissolve na ng mabuti yung ating leche flan mixture jelly, maglagay tayo ng 2 can ng condensed milk. Any brand na gatas guys, kung ano yung prepare nyo na brand. Ayan. Sige natin. Size ng ating gatas na gamit ay 390 grams. So, simutin lang natin ito para hindi sayang. And maglalagay din tayo ng 1 big can ng evaporated milk or 370 ml. Tapos haluin lang din natin ito ng mabuti hanggang mahalo na ng maayos itong ating mga nilagay na ingredients. Tapos pwede na natin itong isalang sa apoy. Halo na natin mabuti. Pwede nyo guys para ito lagyan ng vanilla pandagdag ng flavor or pampabango lalo. Since wala akong stock ng vanilla kaya hindi ko na siya nilagyan. Yan. So pwede na natin ito isalang sa apoy. Yan. So sinaalang ko na siya guys sa mahinang apoy lang. Tapos continuous lang yung halo para hindi magbuo yung itlog. So hintayin lang natin itong kumulo hanggang sa yung texture niya ay para na siyang malapot. Yan, so haluin lang natin ito. Huwag nating tigilan kasi baka magbuo yung itlog pag tinigilan natin ang halo. So ayan mga best, kung nakikita nyo is nag-i-start na siyang kumulo and mararamdaman nyo rin na parang lumalapot na siya. Yan, so intay pa tayo ng mga 2 minutes pa tapos pwede na nating patayin itong ating apoy. Mabilis lang naman itong mag-set kapag papalamigin na natin siya or ilalagay na natin siya sa mga molde. Mabilis lang itong mag-set. Yan. Yan. So, huwag na natin siyang masyadong pakuloyin. Baka magbuo yung itlog. Pwede na natin patayin yung apoy. At isalin na natin siya dun sa ating mga molde na paglalagyan. Pwede kayong gumamit ng lianera or kahit anong mga molder na gusto nyong paglagyan. Yan. So, bago natin isalin yung ating leche flan mixture, maglagay muna tayo nitong ating fruit cocktail dito sa ating pagsasalinan. Gaya nga na sinabi ko kanina guys, pwede kayong maglagay ng yung sugar syrup na talagang nilalagay sa leche flan. So ako, ito na lang. Fruits na lang. Yan. Para hindi naman sobrang tamis yung ating leche flan.
So, ito na siya mga best. Wait lang natin ito mag-set. So, yung natira, dito ko siya nilagay. Ayan, sa malaki-laking lagayan. Ayan. So, balik tayo mamaya kapag ka talagang fully set na itong ating fruity leche flan. Ayan. So, ito na siya mga best. Nag-set na siya. Mabilis lang siyang mag-set since jelly texture nga siya. So, ayan, pwede na natin siyang isalin. Ayan. So, ayan, ito na siya mga best. Ayan. So, titikman natin. Ayan, so tikman na natin mga bes. Mas masarap to guys, isa-serve nyo syempre ng malamig. Ayan. Ayan siya. Sarap. Yung lasa niya guys, is talagang lasa siyang leche flan. Pero yung texture niya, hindi siya talaga yung kasing soft ng ini-steam na leche flan. Since jelly texture nga itong ating ginawang leche flan. Kaya wag po kayong umasa na talagang smooth yung kanyang texture. Pero sa lasa guys, kalasang-kalasa siya ng leche flan. Masarap. So that's it for this video. Sana nagustuhan niyo po ang ating recipe for today. And if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please subscribe, like, share this video, and turn on the notification bell for more updates. See you guys on my next video. Bye!